So maraming style yung pagpuputol ng dough. So pag portioning ba. So ito binilog ko siya. Nabilog ko na yan. So ito yung nakat na dough. So mas okay na gagantoyin natin siya. Bilogin nyo siya. Palapad. Pila. So sabi nila yung baston. So roll nyo. So sa atin, sa mga local bakers, gumagamit ng sa kamay. So tanka, yung ganito, halimbawa, 15 grams, cut, timbang, so 15 grams. So meron naman, kasi sa abroad, sa amin, o sa iba, yung ano naman, yung gamit to. So, gagamit ako ng dalawang daliri, so para kunin yung sukat. So, kaya yung iba mabibilis magputol na gamit yung ganito. So, yun. Ginagawa nilang sukatan, daliri. So, ito. Ganyan. Daliri. So, minsan, paghawak. So, tansyahan. Tansyahan ng pagputol. Ayan. So, para halos, ano yung pagputol? Pari-pariho. So, paano nila napuputol ng halos pari-pariho? Halos kunti lang diferensya ng timbang. So, gamit yung minsan sukatan nila dalawang daliri. Tansya ba? So, pag hawak ng ganon, daliri. So, meron ding way naman para yung sure na ano, timbang na timbang siya. Ganon, timbang. Oh. So, para masakto yung ano mo, sakto yung pagputol mo. Sakto yung timbang ng dough mo. So, bilugin mo na siya para kapag ka siya ay ano, tatantsahin mo o titimbangin mo mabilis. Unlike nung nakaano siya, nakaganan. Unlike nung nakaganyan siya. So, ganyan. So, mahirap siyang tantsahin. So, kasi iba-iba yung ano. Iba-iba yung itsura niya pag giniwa mo siyang ganan. O, di ba? Unlike nung nakaano na siya, nakahaba siyang ganan. O, so, mahaba na siya. So, yung pagputol mo, napakadali. Oh. So, pag tinantya mo siya, ganun. So, madali, di ba? Gamitan mo siya ng sukat ng ano, daliri mo. Yung iba, yung sa atin, kung medyo matigas yung dough, so, ganito. So, tantya ng paghawak nila, pagpisil ng dough, ganun. Oh. Ayan, di ba? So, pinakamaliit ng pagano, so, ganun. Sana, makatulong. So, ito, simple lang siya. Simpleng paraan, techniques, na, ano, sana makatulong. Maraming salamat sa inyo. Sa mga sumusuporta, Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Marami pong salamat ulit.